kasal, binyag. At ngayon ay pati pasyal. Pwede nang gawin sa Basilica Minore de San Sebastian o San Sebastian Church sa Maynila. Ang San Sebastian ang nag-iisa at kauna-unahang simbahan sa Pilipinas na gawa sa bakal. But the columns, they all have to emphasize height. So lahat vertical, lahat kailangan parallel. Vaulted ceilings, Gothic Revival also. And then here, the pointed arches of the windows, that's also Gothic. Kasi the Gothic style ay, syempre, you build high, diba? They need to distribute the weight. Noong 1973, idiniklara itong isang National Historical Landmark. Maraming bansa ang nasa likod ng basilika. Ang bakal galing sa Belgium, no, ang architect ay Espanyol, yung mga artwork galing sa Germany, tapos yung mga Pilipino artists ang siyang nagpintura ng bakal na magmukhang marble. Gawa sa bakal na galing pa sa Belgium ang kabuuan ng simbahan ng San Sebastian. Idinisenyo ito para maging matatag laban sa mga sakuna tulad ng lindol at sunog. 126 na taon na ang simbahan. Unti-unti na itong kinakalawang. So ito ang kisame ng San Sebastian. Hindi nyo maiisip na nasa simbahan kayo pag nandito kayo sa taas. Mukha siyang pwet ng boat. Mukha siyang Titanic. I watch your head pala. 100 hanggang 150 pesos ang bayad sa tour. Na-realize ko kung gaano kahalagang balikan ang nakaraan, alalahanin kung ano yung mga pinagdaanan ng mga kalahi nating Pilipino. At para din makita natin kung paano natin papanatilihin pa ang kasaysayan para sa mga susunod na henerasyon. The colonization here in the Philippines is very evident here in San Sebastian, and that's one part of it that we should know and we should learn how to appreciate. Ang galing kasi hanggang ngayon, after more than 100 years, nakatayo pa rin siya dahil yun nga, meron siyang decay, rusting, so malamang kapag hindi natin siya pinansin, hindi natin binigyan ng importansya, mawawala din siya. Bahagi ang tour ng restoration project ng San Sebastian Basilica Conservation and Development Foundation Incorporated. In 2012, nagsimula ang restoration at preservation at 10 taon bago ito matapos. Well, the first 4 taon naming nag-document, diagnose, parang pasyente to eh. Nakita namin kung saan yung mga damage, tapos it was also necessary to figure out what was the cause of the damage. And only until you identify the cause, can you effectively repair it in the long term, no? Pinasok na kasi ng tubig ang ilang poste ng simbahan. Yari siya sa bakal at yung sistema ng paggawa ay cavity walls at walang laman. So hollow siya. Diyan dumadaan yung tubig. So sa kasalukuyan, meron kaming nahanap na over 300 leaks at hindi to makikita. In fact, kunyari yung column na to, it extends 2 meters below ground at iba sa kanila, meron ng tubig hanggang 2 meters na kataas. Sinosolusyonan na ang problema. So alam naman natin, kalawang yung kalaban ng bakal. So nagkaroon ng concentrated corrosions sa dalawang location. So ang decision ng restoration ay i-repair. So yun ang scope namin ngayon, mag-repair ng sections na kinakalawang. Mabusisi ang restoration project. If you look around, there are so many original components of this building, mula sa wall painting, sa stained glass, sa bakal. All of that, we're trying to conserve and preserve.
Mahigit 100,000 piso ang kakailanganin para sa proyektong ito. Right now, we're trying to become as self-sufficient as possible. Siyempre, we have big donors, no? The Order of the Augustinian Recollect, sila yung may-ari ng Basilica since the 1600s. So, siyempre, sila. Pero also, the U.S. Department of State, through the Ambassador's Fund for Cultural Preservation and the U.S. Embassy Manila, ang laki ng tulong rin nila. Kayamanan ng mga Katoliko ang simbahan ng San Sebastian. Masasabi natin na ito ang simbolo ng pananampalatayang Pilipino. Bakal. At nais pa natin itong tumagal. Eh siyempre, tulad ng pangangalaga mo sa iyong pananampalatayang Katoliko, kinakailangan panglagaan din natin itong simbahan na ito upang ang pananampalataya na yan ay may pagtibay at may pakalat pa sa mga henerasyon na darating.